nakikiligo ako. Hi mga Bekong Jasters! Wala nang maiba ng angulo. Kamusta kayong lahat today? And this is another A Week in My Life video because napansin ko medyo mataas-taas ng bahagya yung views nung unang-una kong A Week in My Life dito sa aking apartment na ako ay hashtag solo living series. And today is paano lakas maka MMK no angulo. And lakas maka CCTV. Ngayon po ay Monday na naman. Medyo okay yung Monday ko. Hindi masyadong mabigat. Wala masyadong meetings. Iba rin kasi talaga yung pagod ng nagagawa ng meetings, no? At ayun, hindi ako nag-grocery today kasi nag-grocery na ako last week. Ano kasi ako every other week. At bumili na lang ako ng food. So, I'm gonna show you my dinner for today's video. So, alam nyo, dyan nga sa labas ng bahay, napakaraming mga bilihan. As in, may mga chicken, yung mga karinderia nation, ganun. Saka maraming mga street foods. Nakakatukso nga eh. May favorite ako dyan, kwek-kwek, sa lumpiang toge. Pero ngayon, may na-discover akong bago. May nagtitinda ng lugaw at pares. So, bumili ako ng pares for dinner. Na-try ko na yung lugaw nila. So, pares naman ngayon. At para naman ma-compensate ang street foods, ay bumili ako ng mga fruits. Na for one week ko na to na merienda, pwede rin dinner. So, bumili ko ng apple. 15 pesos ang isa ng apple. Tatlong apple and one orange. Healthy ka, girl. Meron dyan sa tapat eh, na mga bilihan ng fruits. Actually, marami talaga dito sa street namin. So, kung tagabi niyan ito, feeling ko naiisip mo na kung saan to. Huwag mo ko puntahan. Meron din pala akong lumpiang Shanghai. Ay, puta! Bobo ka, girl! Daming sabang? Yummers! Kain tayo mga ka-justers. Tita nyo naman sa video na nag-diwas ang aking pares. Ang dami! Ano lang to? Parang 35 pesos. At syempre meron tayong lumpia Shanghai. At syempre ang ketchup. Huwag kakalimutan. So I have here my ketchup. Ang lasa, babe! Ang sarap. Happy. Sarap happy ako sa Paris. Sa Paris. Apologies. Pero lumpiang Shanghai, apologies ako talaga. Saka chicken, saka spaghetti. Marami akong favorite food. Na-share ko lang pala. Alam niyo yung minsan parang nadadoubt kayo sa sarili niyo kung magaling ba talaga kayo or marunong ba talaga kayo sa work. Tapos, basta may nangyari na parang medyo na-happy ako kasi parang na-prove na, maayos pala ako mag-trabaho. Kasi nga, ang dami kong kaba before ako mag-start dito sa new work ko. Kasi nga, corporate, ganyan. Tapos parang so far naman walang major problem. Tapos parang natutunga naman sila sa mga gawa ko, ganun. Ayun, kasi parang may isang akong job na feeling ko ang bobo-bobo ko. Pero dahil sa boss yun, kilala yun ng mga adjusters. Sari, go! Doggies! Kahit wala sila dito sa apartment. Namiss ko tuloy, mga baby. Ito ay regalo sa akin ni Cream. Tapos, sabi ko, bakit si Chucky lang? Pinag-uwan ko si Chacha. Yun lang. Mag papalit tayo ng bedsheet and everything.
This one naman is a gift from Lay. Thank you, Lay. Thank you, Lily. I'm done! Pagpasensyahan nyo na tong aking kurtina dahil yan ay extra lamang sa bahay. Makintab yun. Fresh sheets! Puro bulaklak. Siyempre, si Budra pumili. Hi mga be, just got home and it's Tuesday. And I'm cooking my dinner. So I'm going to the gym. No jinx, sure na, sure na. Oh, naspirito ako ng egg. So, sama ko kayo sa gym. Charing, nahiya talaga akong mag-video-video sa gym. Tapos may ganito pa akong camera. Cellphone pa pwede, try ko. Sana wala din yung crush ko. Eme! Dinner! Hi mga be, just got home from the gym. And hindi na naman po ako nag-weights. I just use the treadmill and all the biking stuff. Cardio-cardio lang po tayo for today's video na naman. Tinatamad ako mag-weights. Bago po tayo umuwi ay dumaan po tayo sa ating tinatawag na pag pumasok ka ay hindi ka makakalabas na hindi nakaligtas. What's on supermarket? So I'm gonna show you some of the things that I bought. Tatlo lang to, pero 1,000 na to. First is this conditioner. And lagi ko itong nakikita sa mga banyo ng mayayaman kapag nakikiligo ako. So, itatry natin for today's video kung maganda ba itong naturals. As in, pag mga mayaman na bahay, ganun na yung mga shampoo. And ubus na yung conditioner ko dito. Tapos sabi ko, try ko kaya ito. 260 coffee conditioner anti-hair fall bilang lagas na lagas ng hair ko. And this Maybelline concealer na just ko po sira na kasi minake sure ko kung meron yan laman sa loob. So, hindi na ako nagpa-foundation. Nagko-concealer na lang ako sa morning. Ang tinama naman lumaluman. So, everyday ko siyang ginagamit. And last one is my Holy Grail. I've been using this for years. Bilang ubos ng aking Biore. 430. So, itong tatlong items na to, 999 na siya. Gusto ko, kung hindi ako dumaan ng Watsons, hindi ako mababangasan ng 999. So, that's it for today's vlog. See you tomorrow! Hi, mga baby cakes! It's Wednesday and today I'm gonna cook my favorite of all time dinner, merienda breakfast. Mi goreng! So, I haven't eaten mee goreng for January. Kasi sabi ko, once a month lang ako kakain yan. Dahil nga hindi siya healthy. And yan talaga ang aking favorite thing on earth. Ayun, bago ako mag-gym. Gusto mo yun? Yan, yung pag-gym ko, hindi ko nga gustong maging batak, ganyan, or pumayan ng sobra. Okay lang mag-lose, pero more on ano talaga siya. Yung there's a place na aside from work and from sa apartment, yung may pinupuntahan ka gano'n. Ewan ko, mas gano'n ko siya tinitreat. At yun lang, makapag-burn ng calories ng bahagya, gano'n. Pero yun nga, hindi ako masyadong sunod na sunod dun sa ano ko, sa program ko. Kasi tinatamad din pa ako. Baka mga next week. Hindi pa akong condition. At yung coach ko nga, online na lang kami. Gano'n po nga. Alam niyo yung mga Aquarius daw. Sino mga ka-Aquarius ko dyan? Aquarians! Yung mga Aquarius daw, like us, like me, hindi namin masyadong gusto yung routine. Ako, feeling ko mabilis ako mabore. Kaya siguro palipat-lipat din ako ng work. Parang kapag gamay ko na ulit-ulit na yung nangyayari sa akin, medyo nagsasawa. Hindi ko alam kung ganun din ba ako sa pag-ibig. Tsari, kaya walang tumatagal. Kimi! Kimi lang. Yun. Ewan kung ganun yata ang mga Aquarius or dahil sa personality ko nga, gusto ko laging may ginagawa, laging may bago, ganun. Parang mga 2 years na ako sa work ganyan.
Pero may ano yun, ha? May perks yun kasi tumataas yung sahod mo. Sabi nga nila, job hopping ngayon, hindi na siya parang may negative connotation. Okay na siya ngayon. Yummers, kain tayo ng mie goreng. Ang dami niya. Talagang ano, Indomie mie goreng is my favorite thing on earth. On earth! As in, nasarap-sarap niya for me. Bet na bet ko siya. Best, kahit na yung sa sinabi ko kanina kaming mga Aquarius pa madaling manawa. Kami naman i-loyal kapag nabeta namin ang isang bagay. So yeah, kain tayo tapos nagdadalawang isip mag-gym ako. Hi mga best, so today is Thursday at I'm preparing for my antok pa, nag-makeup na ako, papasok na. But today is, ano yung date mo? January 19. Parang may birthday ng January 19. Meron may birthday ng January 19. At ito talaga yung kasagsaga ng issue kay Alex Gonzaga na namahid siya ng cake. Nag-sorry na siya. Ang take ko dito, be, nung pagkakita ko ng, alam, kita ko na agad na mali. At to be honest, share ko sa inyo na mga 2018, naging fan ako ni Alex, yung vlog niya. Tuwan-tuwa ako sa vlog niya, ganyan. As in, may isang beses. Diba, yun yung time na parang kakabukas lang nung Happy Cup. Tapos, nasa Timog kasi kami nun. So, malapit lang dun sa parang main branch ni Happy Cup. So, syempre, as a fan, pinafollow namin sa IG story, ganyan. Ni fan funny si Te. Tapos, wait lang. Tapos nakita namin sa IG story, nandun siya sa branch ng Happy Cup sa may Timog. So, as a funny, be, tatakbo kami doon. Yung mga housemate kong wala namang pake, sinama-sama ko pa. At sabi ko, yeah, na mag-milk tea tayo, ganyan. Tinry, para itry din namin. Dahil nakita nga namin sa stories na nandun. Di, tatakbo kami, besh. Pagdating doon, hindi ko na masyadong clear, pero parang ang mas nag-entertain sa amin, kasi kami lang yung customer niya that time. Ang mas nag-entertain sa amin yung jowa niyang si Maigi na ang pogi nun, medyo na-crush ko rin yun, kaya ko rin siya pinapanood. Tapos si Alex parang, suplada talaga siya. Hindi ko sasabihin maldita kasi wala naman siya sa akin ginawang masama, pero yung parang hindi, wala siyang pake na parang kami dun excited na papasok doon, parang gano'n. Tapos, hindi nagpa-picture kami, ganyan. Kita mo talaga na pagka-picture. Insert ko yung picture dito. Parang tamad na tamad siya. Tapos si Mikey pa yung parang nag-entertain niya sa amin. Tapos ang naalala ko noon, parang may tinatanong yung housemate ko kung may pastry dun sa milk tea shop niyang iyon. Hindi naman masarap ang milk tea. Tapos parang, ha? Ano yun? Ano yun? Wala. Walang pastry. Sino nagsabi sa inyo may pastry? Parang may ganun pa siya. So, after talaga nun, parang off na ako kay Alex. Parang, kukladita. Mas kaya ako din nagpa-picture at ang pogi ng asawa. Pero after nun, nawalan na nga ako ng interest sa kanya. Maya, nagsunod-sunod na parang na ang dami niya ng issue na talagang off talaga. So, hindi na talaga ako nanonood ng vlog niya ever since. At ang take ko doon yun niya, sabi nga nila doon, kung paano mo itrato yung mga service workers, yung mga mas relatively nakakaangat-angat ka sa kanila. Nagre-reflect doon yung ugali mo. Ang pagkakita ko doon, parang sabi ko, paano kaya ito tatawiran niya? Paano kaya niya ito itatawid? Kasi kitang-kita mo ng maling-mali yung ginawa niya kahit sa ang anggulo. Natuto naman daw siya at 35. Ayaw ko magaling dito kasi feeling ko ako din minsan may mga hindi tama yung ginagawa ko. Pero naman ko siguro din coming from ang dami mo na rin natututunan as you grow up. At 35 sana hindi ako maging ganun kung ako'y maging sikat man ang vlogger. Wow! Feeling! So yeah, that's it. See you later.
tayo mga perhaps. Today is Friday and I'm Gus. And I'm just wanna share with you my outfit. Is this okay? Wala lang, parang tagal ko nang hindi nagdi-dress for work. At may uniform ka. And pang Friday wash day, so... Summer? Summer yun. Nakaputi itong damit na to. Nagpupunod sa tay-tay. Ay, ang ganda ko. Pak ang makeup ni Beb. Pak, ang ganda ng makeup ko. Ay, may...